Yan, ganyan. So, ganito yung paglagay namin. At itong baso ay size... Yo, mga kalakal, welcome back to my channel. Our video for today ay kung paano tayo mag-chop ng chicken skin. Ayon doon sa sagot natin, doon sa ating subscriber na si Joel Kayabyab Garcia. So, shout out sa'yo, Sir Joel. Ito na po yung inyong request kung paano natin i-chop ang chicken skin. So, kung nagustuhan ninyo ang intro ito, ang video ito, ay paki-like at subscribe to my channel kung hindi pa kayo naka-subscribe para updated kayo sa aking mga video. Okay, let's go! So, nandito na yung ating i-chop. Isang kilong chicken skin. Ito mga kalakay. So, bago tayo magsimula ay gusto kong ipaliwanag na mayroong akong ituturo na tatlong paraan ng pag-chop ng chicken skin. Ang una, ang gagamitin ay yung gunting. Yan, pwedeng gamitin ang gunting. So, ganito yung paggamit ng gunting. Yan. At yung ating pag-chop ay mayroong sukat. Kailangan at least 1 by 1. So 1 inches by 1 inches. Hindi masyadong malaki at hindi masyadong maliit. Kasi ang disadvantage ng maliliit ay marami kayong makukonsume na chicken skin. Kung mas malalaki, ay mas kakaunti ang makukonsume nating chicken skin. Kumbaga, mas matipid at kung mas matipid, mas marami tayong magiging tubo. Yan, ganyan. So, 1 inches by 1 inches. Yan yung dapat na sukat ng ating chicken skin. So yan. Ito yung paggamit ng gunting. Ngayon naman ay itong kutsilyo ang ating gamitin. So kung kutsilyo ang ating gamitin ay pwede yung sangkalan na plastic. Ito ang gagamitin natin. Kasi kung minsan ay wala tayong nabibiling ganito, yung kahoy. Ito po ang kahoy na ito ay sampalok. So maganda ito, makunat. Ito yung bagay sa pag-chop talaga. Kung malaki na kutsilyo o chopping knife, ang ating gagamitin ay kailangang kahoy na makapal ang gamitin. Hindi yung ganito kasi masisira. Masisira yung sangkalan na ganito pagka yung malaki ang gagamitin natin. So, kutsilyo naman ang ating gagamitin. Kapag kakutsilyo ay kailangang matalas. Yan, kailangan meron tayong karburandum. Karburandum ang tawag dito sa amin. Kailangan ay meron kayong hasaan. Yan. Kailangan matalas. Yan. So, yun pa rin, kailangan ay 1 by 1. 1 inches by 1 inches ang size. Yay! So, yan. Yan po. Yan ang paggamit ng kutsilyo tsaka yung chopping board na plastic. So, ganyan. So, ngayon mga kalakay, ito na po yung pinaka the best na i-recommend ako na paraan ng pag-chop dahil ito yung ginagamit namin. Mas mabilis ang pag-chop pagka ganito ang ating gagamitin.
So yan. So ganyan lang ang ano. One by one, oh. So mga kalakay, natapos na tayong mag-chop at ipapaliwanag ko lang yung size na 1 inches by 1 inches. Kagaya ng sinabi ko kanina na mas maganda yung ganong size para kung ilagay natin sa basong ganito, oh, ganito ang kalalabasan. So yan. Kasi pagka maliliit masyado ay mas marami ang mailalagay na chicken skin sa baso. Kaya mas magastos. Kumbaga, kung mas malaki ay mas kakaunti yung mailalagay na chicken skin. Yan, ganyan. So, ganito yung paglagay namin. At itong baso ay size 3 ohms ang size nito. Hindi kagaya noong una na 5 ohms ang ginagamit namin dahil ini-introduce pa lang namin yung aming chicken skin. Ini-introduce namin kaya malaki yung aming ginamit. So ganito na yung aming ginagamit ngayon. 3 ounce kasi mahal na ngayon ang puhunan. Mga kalakay. At ito ay binibinta namin ng 10 pesos. 10 pesos ang bawat isa. So ganyan po. Oh. Yan. Pwedeng apawan na ganyan. Yan. Pero kung wala tayong kalaban, pwede nating bawasan na hindi masyadong apaw para lalong mas marami yung ating matutubo, mga kalakay. So yan po ang ating na-share ngayon, mga kalakay. Sana ay nagustuhan ninyo. Nakadagdag sa ating kaalaman tungkol sa ating pagninegosyo ng fried chicken. At kasi yung fried chicken natin ay may kasama ang chicken skin. Kung kaya't may karagdagan tayong kita. Itong chicken skin na to ay wala pang isang taon na aming produkto. Ito po ay na-discovery lang namin na meron din palang mga chicken skin na nabibili. At ito ay nagkakahalaga ng 110 sa retailer at pwedeng makahanap ng mas malaking supplier na makukuha mo ng mas mura, around 80 pesos per kilo. So yan po, kung mas makahanap tayo ng supplier nating mas mura ay mas maganda. So 80 pesos pagka doon sa direct supplier tayo kukuha o sa direct distributor. Kumbaga mas malaki sila kaysa doon sa retailer. Kasi yung retailer ay umaangkat lang doon sa direct supplier. Kumbaga yung direct supplier ay marami siyang sakop na area na binibigyan ng mga supply. Limbawa sa isang probinsya, kagaya dito sa Ilocos Sur. So merong talagang direct supplier dito. At marami sila. Mas marami ang supplier natin ay mas makakapili tayo yung mas murang presyo, mga kalakay. So hanggang dyan po ang ating naibahagi. Kung nagustuhan ninyo ay please like at share and comment down below. So salamat po sa inyong panonood. God bless.
at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!